Amen. Amen. All right. Praise God. Once again, good afternoon. How many of you are excited sa ating Soul Conference? Amen. Praise God. Yung ating venue ay halos tapos na. And yung ating stage, andun na yun. So we're almost ready. Mag-set up na lang tayo tomorrow. How many of you are excited? Grabe. Tsaka of course, pasalamat din tayo kay Kuya Lex. Andito si Kuya Lex, yung ating engineer sa ating venue. Tsaka of course, kay Ate Hazel na all out, support. Thank you so much. Grabe. Talagang hindi aksidente ito. I do believe on this. Na nangyari ito, timing na timing. Nakauwi si Kuya Lex dito sa Pilipinas, sa Masbate. Natulungan tayo dito. Nakita nyo naman, ang ganda, no? Parang nasa Makati lang tayo. Because God bless us also with yung talagang gifted na engineer. And magaling na, kompleto na yun. All out. Kaya we're so blessed. Grabe talaga mga taga Soul Harvest, ha? We're so highly favored talaga tayo, no? So, glory to Jesus, and I believe the Lord will bless Kuya Lex and Hazel more than enough, and more than what you've expected, because God can bless you sobra-sobra pa na balik. And we declare on that para sa inyo. Maraming salamat sa mga tumulong sa ating preparation sa Soul Conference, lahat na nag-pray. No, palapit na yung ating Soul Con, and keep on praying, of course. Salamat na kahit nag-ulan pa man kanina, don't worry. God is in control. He's the sovereign Lord, and may purpose siya sina na ano kay yung pauran. And possibly, usad sina na para may tubig kita. No? And para din next, sa Wednesday, wala nang ulan, di ba? So, hayaan mo lang munang umulan ngayon para bukas hanggang sa mga susunod na araw, maging okay na yung panahon. Para mas maganda walang ulan doon, kasi aram natin na an atop, inansim lang ina, so maribok pagka may uran eh. Kaya let's pray na sana walang ulan para tuloy-tuloy. Okay? By the way, announcement pa rin para sa ating next Sunday, base may iba sa iyo na mabalik didi, wara po didi sintawo. No? Mga soul laan adi. Pero yung mga sowers na wala dito. Ang aton po Resurrection Sunday sa Gold Beach Resort, 9 a.m. Okay, 9 o'clock in the morning. So, adto kita dito ma-worship. Isad lang po ang oras. Kaya hindi pwedeng masabi sa hapon nala ko. Wala ka nang maabutan. Ubus na. So, isad lang. Niyan, kung gusto mo makalibre sa pamasahe, maglakat ka. Nigan. Inan, ikaw po didisin sa Rakyan hanggang 7:30 ang last na hali. Yan ang pinaka-last na oras sa nali sa aton van na pwede din maghula or bus na maghulat. Okay? Yan ang pinaka-last na oras. Ngayon, pag na-late po ka mo, nabayaan, inan mag-apas na lang, tabi. You know? Ayaw man kamundo na bayaan mo. Inan, iguasin damo na sa Rakyan sa baba. Oh, iguasin Multicab, pakato sa Marsilya, pero really, dito magdiretso, ha? Inandida lang sa crossing Dako. Yan. Lusad ka dito, iguadida sin, ang habal-habal kung nabubo maglakat pasulod. Tapos, pwede man po mag-tricycle patugbo, din tugbo to crossing Dako. Ina na crossing Dako, Kugon ina da na area, ano? Okay, tapos dito ka lang maglusad. Or, gusto mo mag-habal-habal, hali didi. Pa Gold Beach, meron din po. Ada sa Tara at Bangsan, at Ubangsan, Mercury Drug. No, inada na may baligyan sa manok. Parang ganun eh, meron yata. So, iguada na sin mga nakaparada ng mga motorbikes. Pwede nyo mahunga. Habal-habal po ina, pwede rin pagkatsad ako. Okay? So, mag-apas na lang kamo kung malate. Basta may po itong oras naton, between 6 to 7 or 7:30 ang pinakalast na maghali. So, ayaw ka makalimot sa, para sa Sunday. And para naman sa Wednesday, sa aton Soul Conference, sino maka-attend? Sana lahat, no? Sana all sheep.
makapag-join kasi once a year lang po ito, huwag niyong sayangin. No, daily ini nababalik, iba na naman next year. Iba iniya na, iba last year, 'di ba? Ang last year nga yung mga naka-attend, sabi, ay sayang, wala sin naka-attend. Ayos, yan na, kakaiba naman 'to. And every conference pa naman iba yung movement din ng Holy Spirit. So, huwag niyong ma-miss out ito. Okay, magtutulungan tayo na makapag-register tayo lahat. And then sa Wednesday, lunch and start dito. Lunch time. So, usabihon mahali didi ang bus between 9 to 11. Ada lang pinaka last nan 11 dida. Okay? Tingnan natin. So, pero igusin bus na masakayan. Wow, grabe ka mo ha. Okay. Libre na, donation lang. ngayon, pag pagkanto nyo, mas maayo kung nakahawayan na attire ka mo kung maari. No? Naghihingi ula kami. Kung pwede, na ang mga lalaki may burak-burak, pares kan at tsinsa, nakita nyo man na baga, na yan. Or ang mga babae na panghawayan. No? Kung wara gayod sinbado, kagsabi wara ka mong pambakal kay pang-register pa, pwede man miski nano na lang na, o kaya man puti na lang ni Danada, no? Tapos magbit-bit ka na lang sang pinya baga, para hawayan na ang dating mo, as putang ka nalang burak di sa talinga. Okay, nakadaster si puti, may bit-bit na pinya, o di, ayos. Hawayan ang dating, di ba? So, mga light colors na lang, kung ano pa dida, yellow or pink, whatever. So, amo po ito na aton attire hanggat maari sa Wednesday. And then, sa gabi, pwede naman ka mong magbalyon bado. Tapos, sa Zorro's Night naman, that's Friday, ang ato naman sulot sa gabi inan mga earth color. Ano, inan mga light colors lang, light gray, brown, light brown, mga light brown, ganon. White pwede rin. Kitaon nyo na lang, napasa man natin sa chat box bagay na, ano, na mga kulay para mapagpilian nyo. Kung pwede daw, walang mag-black. Warang naka-itom. Kung pwede. So, pero kung warak na gayod sin mahimo, either white or black, okay na rin lang. Pero hanggat maaari maiwasan ang itom na bado, mas maayo daw para at least maganda sa mata dito. Okay, sa iyo ina? Sa Zorro's Night ina. Dili na kita magsulot si Ton, base inangarat ka muna. Sabi ni Pastor dati, itong mga gown gayod. Warak na po ito, ito na itong mga pamburol baga. Na mga barong, ayaw na si ito, kaya halapit ba yung kampusan to dito? Daka lugon malubong ka dito. Ilubong ka sa ayaw na sito na pamburol. Yeah, mas ano na lang ito, semi-formal. Okay? Sige, so salamat. Hinaot na maka-attend din na imong katakin. Punta na kita sa aton series, Knowing God. Sa din na matahom na sugpon sana all ship na aton series dahil mahalaga yung mapakinggan ang boses ng shepherd. Kaya ang buhay sa sheep nakasalalay kung ada ang shepherd. Si Jesus mismo nagsabi siya, they are like sheep without a shepherd, they are harassed and helpless. Aton pa, without the shepherd, kawawa ang tupa. So amoy na kita. Without the presence of our shepherd, kawawa kita. Kaya baga sabi ni David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kasi aram niya na safe pag-ada sa presensya sa shepherd. Tama? Then, ang aton success, siyempre ada sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Kung wala kita mabatian, dili kita maging successful. Yun ang sabi niya sa Joshua 1:8, di ba? Meditate on it day and night so that you may be careful to obey, to do everything. So meditate, kailangan pag-isipan. And then, you will be prosperous and successful. You see that? Yung atong success, pinagi sa una makabati kita ng revelation from God. Yes, thank you Lord. Grabe to. Kasi pag sinunod mo ko yun na revelation, sigurado, promise yun ni Lord, you will be prosperous and successful. Ada didaan aton kayamanan, ada didaan aton success. So, importante kayo ang pagpamati sa atong Panginoong Diyos. And sabi sa Proverbs 1:33, but whoever listens to me
will dwell safely. Kita nyo na? And will be secure without fear of evil. Katahom, di ba? Gusto nyo ba maging secure? So listen. Another verse in chapter 8. Now therefore listen to me, my children. For blessed are those who keep my ways. So kung may mapapakinggan din kita, may instruction si Lord, may revelation, dapat ma-apply, masunod. Pag hinimo mo, sabi niya, you are blessed. Amen? So, aminin na i-develop kayo na ito ng pagpamati sa atong Panginoon. Well, of course, nadumduman ta sa kan Samuel last Sunday na nangusap si Lord kan Samuel first because meron siyang relasyon sa Panginoon. His life has been offered to God. Gin-surrender niya sa Panginoon niya buhay. Tama ang sabi mismo ni John sa chapter 8 na sabi niya, kung ikaw anak sa Diyos, or if you belong to God, he who belongs to God hears what God says. And the reason you don't hear is that you do not belong to God. Tama? Kaya importante una gayon na ikaw anak sa Diyos. Igo ka mong relasyon na. Okay, siya ni mo hari, siya ni mo shepherd, ikaw sheep, or ikaw servant. Okay, isurrender nato natin buhay sa Panginoon. And then, sa kan Samuel, liguman siya sin tama na lugar. Ada siya sa templo, nag-serve siya, nag-serve dito sa mga tao, sa priest, and nag-serve sa Ginoo, siyempre. But, meron din siyang time makinig sa quiet time, no? Sa panahon na nagpuyo siya, siya lang, may time din siya. Hindi lang puro nag-serve, may time din na mag-devotion, mag-quiet time. Bisan sa tunga sang gabi, kahit naturog siya, napakinggan niya ang boses na may nagtawag. Kag, insigida, bangon. Katulog pa na bisis, bangon siya for me. Kasi yun, napaka-ready niya at saka willing to obey. Lord, ano po yun? Diba? Lord, speak. Your servant is listening. Tahong. Kaya makita natin sa iya ang tama na puso, na had an listening ear, trusting heart, and willing spirit. Kasi importante na kita ada na daan na, Lord, speak to me because I'm willing to obey. Nakinagayong ka pa sinsurumato, nabok ka malagali magsunod. You see? So, dapat tama natin puso. Importante ito ng mga bagay, pero pwede natin makita gihapon dito na bagamat nakapakinig siya ng boses, pero hindi niya na-recognize. Tama? So, posible man yun sa aton na may nabati kita or may mga impression or parang si Lord ba nagsalita sa inyo? Kaya lang, how can we recognize or paano natin masabi na si Lord ito na nagsurumaton sa imo? Na si God yung nag-impress sa imo sina or nagbutang sa imo isipan, Lord, ikaw ba ito o hindi? Base lang pamatsyagon mo lang or base dahil nakita mo sa Facebook o naisip mo or mili kay nagdamgo kasi na sinasabi mo na na ay si Lord ganito kay nagdamgo ako. Eh si Lord kasi nangungusap sa dream. Pero hindi naman lahat ng dream galing kay Lord. So, dapat ma-recognize natin. So last Sunday it was about listening, but today, recognizing the voice of God. Okay? Now, niyan, bilang tao, may mga panahon na tamaan imo naisip, may panahon man na kahuna mo tama, pero mali-gali. Tama? Kita sa nina verse mismo, Proverbs 14:12, it says, what you think is the right road may lead to death. Diba? Igo ba ka mo sinanay na, ayos ini. Eh, matahumada yan, kamino na maayo. Yan na, simentado, malapad, maganda. Pero in the end, kampusanto. Pakat tumagalini sa kamatayon. Baka ho nata sa tuna, maayo kasi masaya naman. Sige, latagay, labanat, lada. O, dili mo aram, ang pakatuan mo gali, inan impyerno. Yan. Nadumduman ko last election. Igo ba kasi Tagalog sina? Tuwid na daan. Igo ba kasi na Igo sina, amin ang Tagalog sina. Akala mo ko naman, mayroong tuwid na daan na yung pala papunta sa kamatayan, yun ang Tagalog nun. So, maging maingat gali kita sa atong pagadesisyon. Dili tanan na nababatsyagan, hali sa
Panginoon. 1 John 4:1, sabi nila, do not believe everything you hear just because someone says it is a message from God. Magbantay kita, sabi nila. Una na himuon, kung may nag-istorya man sa imo na ini, amini, mensahe man ini ni Lord. Pamatian mo, pero sabi nila, test it first. Aminan, himo pwede i-encircle nila, test it first. Pak, underline mo yun. To see if it really is. So, test every spirit, sabi ni Peter. Another verse, John 7:17. Anyone who wants to do his will can test. O, ikaw ko no, gusto ko man magsunod sa Panginoon. Mag-ingat. So, test. Can test this teaching and know whether it's from God or whether I'm making it up. Okay? Bilang mga anak sa Diyos, pwede kita maging tama kanina, tataod mali na pala, or mali na naman. Naalala ko si Pedro dida. Si Peter, sad na disipulo ni Kristo Jesus, kaupod siya. Sobra tuig na nila pagupod, or maaring sobra na duwa katuig. Sabi ni Lord one time, baga nagtaralikod na ang mga nagsurunod sa aton, nano ka mo mataralikod man? Diba? And then he asked, who do you think I am? Lala niyo yun? Sa iyo pag-isip, sino manggad ako sa iyo? Abel? Si Pedro naman ang sumabat dayon. Sabi ni Peter, Lord, I believe you are the Christ, the Son of the living God. And then sabi ni Jesus, oh, that revelation, inan, dili na gin-reveal sa tao, kundi lihali na sa langit na revelation. Kasi biyon hali sa Diyos. Peter, maayo daw, kaya nabaton mo na revelation. Good. That is from God, in other words. Dili na hali sa tao. Siguro, hikag man ang talingan ni Pedro, ano? Kula nakasabat. Okay. Niyan, totoo, sabi naman ni Jesus, dadakupon ako, lalatiguhon ako, kag ipapako sa cross. Sabi naman ni Pedro, ayaw Lord, dili pwede na. Ako mabantay sa imo. Dili pwede. Ano naman ang sabi ni Jesus? Humali ka, Satanas. Dili man Satanas na gayud si Pedro, kundi ito na idea. Ito na gin pagsabi niya na dili, ayaw Lord, kipantayan ka na mo, dili na ka dapat ipako. Siyempre kay leader nila. Pero humali ka, Satanas, kasi ina na idea, dili na sa Diyos. Inanay mo ginsuro maton sa para sa iya, ano siya si ito, ha? Yung bang, dili dapat, siyempre proteksyonin ko yun eh, teacher ko yun eh, leader ko to. Diba? Pero, sa Satanas gali ito na idea na maghadlang sa plano sa Diyos. So it's so possible na okay kita yan na taod-taod, simplang na. Tapos, tama, sa isip mo pati, bagang tama ka kay maayuman ini. Hindi man maraot, kaya lang naghadlang kagali sa plano sa Diyos. May mga panahon man gali, ano, na ginaalaw ni Lord ang problema sa usad o sa buhay sa tao para masalbar. Kasi kagustuhan ni Lord na mamatay si Kristo Jesus sa cross to save us. E si Pedro, hadlangan lugod ang kamatayon, paano kita maligtas? So may mga panahon nag-aalaw si Lord saan bagan problema man ini. Manambo naton, pero ito na problema, may ginsalbar si ito gali na kalag. Di ba ikaw sina, namisan na naman kinaudungan lugod kami, ang nagadali nga ni amin eh. Ito gali, ginsave man ka mo ni Lord sa disgrasya sa unahan. Sometimes ganon. So, magbantay kita gali. Dili dayon mag-react, dili dayon mag-istorya ko na, no? Kita unta ko, Lord, amo ba yung kagustuhan mo? Okay, there are times kagustuhan ni Lord ang delays. Minsan, habuk natin sa delays. Gusto natin, ada dayon. So, maganda ini na dapat ma-recognize ta kung hali ba sa Ginoo inan imo ginaisip, ginabatsag, or bagan impression sa imo, or sa imo devotion. Tama ba ini na akong naisip, Lord? O yan, kitao na ito nina. There are 7 ways to test an impression. May mga panahon na nahirapan ka magdesisyon, di ba? Lord, nanon imo kagustuhan sa ni? Lord, sino ako maasawa? Lord, nanon nakursoan akong pagkakuhaon? Lord, sino na akong iilaan? Ayan. Lord, nanon na trabaho na akong na-applyan? Duwa ang
nagpadara na pwede daw ako, pero hain sa ni parehas mga maayo. Kailangan isa da konsweldo, ini sa jutay. So, paano ka magdesisyon ngayon? Mga sugat sina. Minsan nag-impress si Lord sa aton bigla or may ginapabatsyag, pero ina ba na pamatsyagon? Hali ba sa Ginoo? Or dahil lang, dahil sa problema mo, kaya nakaisip ka sina. So, let's check. Number one na pwede natin ihunga kung igwa kita sina na mga word or revelation or impression, does it agree with the Bible? Yan ang una pwede natin ihunga. Ini ba na idea? Ini na nabati ko or may nag-counsel sa imo, pero hali ba ini sa Diyos? So, una, does it agree with the Bible? Nano ang biblical views ani? Nano ang sabi ni Lord pag-abot sa ninabagay? Ayan. Ang Bible, amo ang aton standard bilang mga anak sa Diyos. Ang Biblia, amo ang ginatuunan nato na Word of God. So it's authoritative and reliable. Kagpag sinabi ng Word of God, that is the truth. Sabi yung dili na nagabago. Kaya ang truth baga napaka-powerful bisan sa korte. Okay? Kag ang Diyos na nagsurumaton, dili na kaysa dahil sa nabatsyagan or paburubatsyag or dahil sa kaluoy. Dili. Amin ang truth, siya na nagbutang. Amo gadina, nano man na sitwasyon ta, dili nagabago ang Biblia. Kaya dito naton ihunga, Lord, tama ba ini o dili? Lord, nanon imo standard, nanon standard sa Biblia sa ni? Yan. Kasi dili nagabago. Kita baga, sa aton pamatsyago, minsan nagabago ni imo desisyon. Minsan dahil sa imo kaluoy, pabay inala, sige nala. Pero si Lord, tama na naluluoy siya sa imo, pero wala kaging patawa dahil sa iya kaluoy. Minsan mga tao nag-isip baga siya na maluloy on man si Lord, siguro naiintindihan ako. Dili siya pwede mag-intindi sa sala. Ang sala, sala ganyan na bisan, nano ka jutay, bisan nano ka dako. Kita baga, ay jutay man laid to. Minsan nadadaratay na nakahuna ta ang Diyos, sugat siya na, dili po. Wala kanyaging patawa dahil naluoy siya sa imo. Napatawad ka dahil may nagbayad sa nimo sala. Because where the wages of sin is death, somebody needs to die on your behalf. And so Jesus Christ died, kita napatawad. Amen. Pero tama na kamuot siya, what God is just. So, minsan na umali ang pag-isip ta sa aton Diyos, kaya nabasi ta sa aton pamatsyagon. Si Lord, wala nagabindisyon dahil sa kaluoy man sa nibindisyon ng kunalay ni. Dili. Siya nag-respond, pinaagi sa pagtuod. Kita naligtas, pinaagi sa pagtuod. Okay? And then sabi niya, God is faithful to forgive when you confess your sins. Dili kaya makaluloy man na siya. Sige nala, pabayin ito. Bisan wala niya ginako niya sila. Bisan wala siya nangayong patawa. Dili. Sabi niya, confess your sins. Akuon mo. And then mga ikasing patawad. Because God is faithful to forgive. So dili sa imo sitwasyon, kung dili sa truth. Amen. Kaya ba sabi ni Jesus na God is the Father seeking to those who will worship in spirit and in truth. Kaya minsan ang worship, bagan pa feelings-feelings na lang. Hallelujah, nakatangis ko na ako sa worship kanina. Grabe yung presence ni Lord. Eh siguro duha. Hindi naman sa patangis-tangis sina. Maayo man kung nagabatsyag ka sina. Pero whether nagtangis ka o sa wara, pwede ka mag-worship. Because you worship sa truth. Nanong tama kag kamatuudan. Worship ina. In fact, worship, it's all about obedience. It's not just singing. So, amin ang gusto biyo na ang Biblia, dili na nagabago, kay mili kay na, kaluoy ka, may mga iba na sitwasyon, waray na. Pobre man mayaman, that's the truth. Dili na nagabago. And maluoy ka man, Lord, ini waran asawa. Gurang na bayani, waran asawa, Lord. Kaloy iman. Isang naga, ang mga tao nag-adada, no, ang truth di nagabago. Nano man ang sitwasyon mo. So, ang Biblia, dili dapat mawara sa aton. Di da kita magabalik. Sabi di da sa Luke 21:22, heaven and earth will pass away, but my words will never, never, never pass away. So, amil ay nang magapabilin, katong taong.
Kaya na nagabago. Bawa, layi sa kalibutan, layi sa gobyerno. Nagaburubago. No? Then, yan na naman, may gusto nila ilaban ng mga layi na kung pwede makasalan parehas lalaki, pwede makasalan parehas babae. So, gusto na naman hindi na ng mga bagay. Pero naano ang sabi sa Biblia? Dahil ba ginukihan sa iba na lugar, sa Amerika, o kung ano, tapos dito sa Pilipinas, halimbawa, so okay galina. Yan tawo pa sabi ta, ginukihan na baga sa kortina. Sa ito pa, okay na na mag-upod ang pareho lalaki. Di ni na idea. See? Pagbalik mo sa Biblia, ay, sa demonyo galina na di Biblia, na idea. Dilihali sa Biblia. Sa amin ang problema ta sa atong lugar dahil ang mga layi naging butang minsan against sa kagustuhan sa Diyos. Dili dapat. So, padayon kita mag-pray na one day may mga leaders get kita na inan matino or mga righteous leaders na itugutan ang Biblia amuan masunod sa aton bansa, sa aton lugar. So, aminan aton ihunga for me, does it agree with the Bible? Maaring makakapakinig ka mo sa iba na inan okay manling lamigo kay basta nagkamuutang ka muna duwa, masaya ka mo, ay bisan dili na magkasal-kasal pa, basta okay lang ka muna duwa, okay lang ina. Diba? Everybody's doing that. Amo naman inang uso yan, na sad to kuno, Maria Clara, bawal gad ina, mga turutats-tats, pero yan na, Mara Clara na, inan, pwede na ang huyot-huyot, pwede na nuruagbay, bisan magkatrato polo. Kita baya di daw, kita sa mga pelikula, kita sindatanan no. Amo baga sa atong pa, okay. May nagsabi ba sa imo sina? Na mga friends mo, na parang okay. O kaya ang television, nagsabi sa imo. Unconsciously, na parang okay lang na baga upod, magadurog, bisan dili kasal. Tapos ano ba nagsabi na, kay okay man lang baga, sex is good kay si Lord ang naghimo sina. Nakibawalang kita na si Lord naghimo sina para ma-enjoy ta. Well, tama, in a sense, na ang Diyos naghimo, sex is good, yes, but in the context of marriage. Yan. Sabi nila sa Biblia, para sa mag-asawa. Ang sabi naman ni Pablo sa 1 Corinthians 7, nabasa nyo, na maayagad kung maging single lang, kaya lang kung dili mo kuno kaya na, no, kahiyong ka na gayod, hala, pag-asawa na lang niya, ago, dili ka makasala. So magpakasal na kuno para dili magpakasala. Kasal anay. Amen. So, makidi na lang magpakasal. Pero, mabati nyo ina sa palibot na parang okay lang. Dapat ay dapat mag-upod anay kung compatible ba o dili. Di nina, adami na sa Bible, wara. Asa demonyo ina. Dili amin ang tukdo ni Lord. So, does it agree with the Bible? Bawa, sabi naman sa nimo amigo, sabi baga, declaration baga nato, to be the head, not the tail. Dapat daw maging maayo kita ng mga anak nilo, dapat ma-perfect ang exam. Dapat kita ang first. Tama, mangupya na kita, sige no. Okay ba ito? Na mangupya. Kahit al, sabi man nilo, dapat maging successful kita. Di na mangupya na lang kita, kaya di tayo ni kaya. Mali mang gihapon, di ba? So, man's way, na dili God's way. Minasya na, does it agree with the Bible? Ina ba na idea? Nag-agree si Lord sina? So, that's the number one question. Galatians 1 verse 8, sabi nila, let God's curse fall on anyone, including us. Uy, tukaw po kita. Or even an angel from heaven. O, misingin ko nung anghel hali sa langit. Who preaches a different kind of good news. Kasi nga, isa't malagad ang good news. Isad lang ang tagapagligtas si Kristo Jesus lang. Pero kung may nagatuklo na pwede man masave sa iba na paagi, uy, maraman iba na salvation. Sad lang. Dili pinaagi sa reliyon, dili sa good works or anything. Dili pareha sa magpamanila. Kada mo nagihan, pwede ka mag-South Road, pwede ka mag-lancha, pwede ka mag-langoy, mag-lupad, mag-haplas. Kung ano da. Damon agihan, pamanila. Ang palangit po, isadla. Dili ka pwede mag-South Road o kundi hindiin. Si Kristo Jesus lang agihan. Sabi niya, kung may nag-preach man di da, bisan anghel pa kuno siya hali sa langit,
Pero ang preaching niya, dili si Kristo Jesus nagapagligtas. Sabi niya, dili na sa Ginoo, buhaw ni na. Eh, on the last days, ang daming mga false prophets, false teachers. Kaya sabi ni Lord, test every spirit. Pag nag-preach sila, kahit sinasabi nilang, propeta ako, ma-preach ako. O sige daw, ba't yun ta? Pag-preach, anay, ano sabi sa Biblia? Baka hindi mga dito amo. O, kaya babasi yung tagyapon sa Bible, dili kay mili kay matibay mag-sorumaton. Ayos laki, tibay-tibay laki mag-Inglesyo. Kailan hindi ko naintindihan. Magwapo pati. So, kita man, bagang sampalatali dahil kay mga Amerikano, mga halisi. Anay, kita anay, kung biblical ba ito naging sabi? Kaya dapat may Bible ka mo. Buhaya na, pag nag-preach, may Bible ka mo da. Minsan, ginabutang tanlang da. Para makita nyo na, hindi kita nag-buwa. We're a Bible-based church. Amen. So, does it agree with the Bible? Pangalawa, does it make me more like Jesus? Ah, importante yan. Iniba na bagay, ini na kaisipan or ini na impression. Kung kay Lord ini, iniba makabulig sa ako na mapareho ako kang Kristo Jesus. Yan. Iniba, pag ginawa ako, mababago ba ang aking buhay o ang aking attitude? Maging maayos ba ako o baka lalala ako? Ang sabi pa naman sa Biblia, na kung ikaw makiupod sina ng mga klaseng tao, amo ka man maging. So, halimbawa, inupod ka, tara, kato kita dito sa ninang lugar. Anay, kung mag-upod ako, Lord, magiging banal ba ako? Naka magkasala la ako. Yeah. And then, pwede mo isipin, si Kristo Jesus kaya kung adi, makato kaya siya sina ng lugar? Kung si Jesus adi, himuon ba niya ini? Yan. Pwedeng ganon. Sabi di di sa Philippians 2:5, in your lives, you must think and act like Christ Jesus. You must think and act like Christ Jesus. Kaya ang goal kayo sa aton, na mapareho kita kang Kristo Jesus. And then ultimately, glorification will come pag nagbalik na si Lord. Talagang mapiperfect God na ito nina. Pero mintras adi kita padayon ng pagabago sa Panginoon na maparehas kita kang Kristo Jesus. And so, sa mga bagay na ginatukdo sa aton, kaupo din na ang dalagan dapat mapaayos ang buhay, maging banal ka, maging mapareho ka kang Kristo Jesus, mababagoan aton ugali. Ganon dapat. Pero kung hindi na idea, bagan, daka man lugod maging hambugon ako sa ni, daka lugod maging parahubog na ako sa ni, aba, maaring hindi kay Lord yan. So, sa din na aton pwede ihunga. 2 Corinthians 10 verse 5, we take every thought captive. Kaya may na ideas and test. Butangan ni siya, isipan kita agad sin mayo that it is obedient to Christ. Iniba na idea, pag inimo ko ini, nagasunod ba ako kan Kristo Jesus? Nagapalapit ba ako kan Kristo Jesus? Nagiging parehos ba ako sa iya? Daka man mapaharayo kalugod or magabutong sa imo na di ka na makasunod sa kagustuhan ni Kristo Jesus. So mag-ingat. Every thought captive, sabi nila. Now, usad na pwede takitaon ng mga idea in sa James 3:14-17. Okay? Sabi nila, verse 14, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. So, ginakita tayo yung Christ-like character ba? Yung characteristics ano atong Panginoon na inabaan na idea, gusto mo dahil baka lang may envy ka or selfish ambition. Diba? Inabaan na, grabe, nagkatarake na atong laki ka. Pobre man na sa ito, yan ang lugod mo, iksarake na kita, waro po. Pira. Ah, maano man ako. Manegosyo man ako. Lord, i-blessan ako negosyo. Pero ang imo purpose inan dahil may envy ka or gusto mong yumaman para ako sikat para kita umuruluho din sa akong tanan. Mabalos man ako. Yay. One day luluhod ang mga tala. So iba ang imo motibo. Pwede may nakitaon na inibahali kay Lord pero nanon motibo mo ina? Nanon motive mo kay inan nag business ka? Or nag-aadal kasi maayo na gusto mo maging valedictorian. So pwede na makita ho. Kita mo ni mo attitude dida. Yan. Verse 15, sabi nila, such wisdom
does not come down from heaven, but is earthly and unspiritual and demonic. Kita mo na, pag out galis ang envy or selfish ambition, dili para sa glory, not to glorify God, maging maingat pala tayo. Sa hali daw ina sa demonyo, tauhanon, earthly, not heavenly or dili galing sa Panginoon. Verse 16, for where you have envy, ayan o, and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Yan ang ane, kung kita sin coming election, na ginakita ta, anaton mga lideres o nagakarandidato na ano ang inda motibo. Mahalaga yun eh. Of course, gusto unta natin mga Kristiyano at maaaring may mga Kristiyan man na nagadalagan. Pero, anay, nano niya motibo? Ay nagdalagan siya. Kasi pag mali ang motibo, lalo na kung may selfish ambition, you know, there you find disorder. So ano mangyari sa Pilipinas? Disorder na naman. And every evil practice. Pwedeng umangat na naman ang magadamot na naman ang mga drug addicts or drugs o kung ano. Kung gusto lang kumita sa naton mga lideres, ang magiging problema. So, pray kag kita niyan sa aton election. Inaot na naton mga lideres, mga maayo din na leader sa family. Kasi if he cannot handle his family, tapos niyan gusto lugod i-handle ang buong Pilipinas, buong Masbate, pero dili maayo na ama. So, hindi maganda, no? Check naton ang motive gayon ninda. Ano ang puso sa ni? Yan. So, verse 17, sabi nila, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Then peace-loving, considerate, submissive, or adan humility, full of mercy, and good fruit, impartial and sincere. So, posibleng may mga bagay na nagabutang sa imo or may nagasutsut sa imo, no? Damo-damo sin mga kaurupod minsan sa trabaho na igwasin gift of asuting, no? Ginaasot-asot ka lang ito gali. Asot-asot mali ka man, ikaw siguro ang kagustuhan magan ni Lord, no? Mag-ingat, no? Igwasin mga sulusultan. Yan. Kunyari, sa iyo ginatrabaho, ang igwasin yun na naga envy sa imo baga, minsan nabanat, minsan kung ano-nano, tapos nagasurusip-sip sa iyo manager. Dapat ikaw ma-promote, siya lugod na promote. Sa'yo man sa imo amigo, nano amigo, tirahon tayo na, banatan to, umpira. Nano si Lord, kayo yung nag-istorya sa ako, no, ang demonyo. Sabi nila, peace-loving eh. Considerate. No? Minsan sa school niyo, sino din mga matibay na ginakalaban ka? Ha? Ikaw kasi ang matibay, di ba? Minsan siya naging first, minsan ikaw second, minsan naman ikaw ang first, siya ang second. Tapos magabanatan na nagsarig malay na sa adal, lima na, pulpul mo nino. Nasabihan kang ganon. Tapos siya naging baliriktorian, ikaw salutatorian na lang. Mas grobe. Mas gwapo mga ano ko sa iya. Alam mo, pwede ka na mag-istorya hindi limayo o kung ano na nagaparasipsip ano niya kang teacher. Daka, gimprajikan nina sin manok. Intagaan nina sin Jollibee, mga kunano na. Sutsutong ka pa, sutsutang ka sa niba. So, pero naano daw ang hali sa Panginoon? Peace-loving, considerate, submissive. Sige na lang, hayaan mo na lang. No, sabi mo na lang na bro, congratulations, ikaw ang amon valedictorian. Ha? You've got the brains, but I've got the looks. Yeah, di ka joke. Basi na lang, makibalyuhan, ano? Sige, ako na lang gwapo, ikaw na lang malilictor yan. So, amo daw ina, magbantay kita sa mga nababati naton palibot. Kung anong ginasabi sa iba, ini ba makabag-o sa ako? Ini ba mapariho ba ako kang Kristo Jesus? Pag ini mo kayo, is this the character of Jesus? Is this the attitude of Jesus Christ? Okay, number three, does my church family confirm it? Okay, does my church family confirm it? And akon kaya kaurupod sa church, mag-aagree sa ni? So, pwede mo gihapon ina ihunga man sa inda. Ayaw na yung simpadalos-dalos ba? Kay, ang church po gin-design ni Lord to encourage, to protect,
to help one another. Okay? Kaya church gayud ang gimbili ni Lord, a group of believers. It's good na nasa imo cell group. It's good na may nag one-to-one sa imo. Para at least may mahungaan ba na nano sa isip mo, Pastor, okay ba ini na business, mag-invest daw sa ganito, mas matahong. May nga, one time, may nagkalisa ako na, Pastor, amin. Sabi ko, ay, it's coming na bro. Para sa'yo mapadala sa'yo mo sa'yo gold na ipapadala. Embarasan. Ako na nanano. Buti na lang, namalasmasan sa'yo. Kaya di ba, grabe, galing na ka. Na, ako ang galing sa pagsilaan, yung korta-korta, pag-gold na pag-usapan. So, buti na lang, napahunga. Eh, kunwara, is come na magpunta. Pudas. So, sabi din Ephesians 3:10, His intent was that now, through the church, eh no? Through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. O, ito ko na ako nabuli ka ng mukhauro po sa sempre. Dapat may maasawa ka na punta, na kung makaanay ko, nasa edad na ba ako? Pwede na ba ako mag-asawa sa edad ko? Kaya edad mo? 50 na. Ay! Sobra na! Sobra! Sige na, dumalik ka na dahil. Yan na, miss yun na. Di ba? Naguma ka pa? Di kasi minsan, na-in-love ka, that bago ka naging Christian o bago ka napad pa dito, may katrato ka na, ganito, ganyan. Tapos ngayon, ginan, okay lang ba mag-asawa? Aminin, kumusta siya? Ganito, Christian ba siya? Hindi pa po. O di, nag-a-agree ba sila? Hindi sila nag-agree. Eh, no, ano po? Eh, sabi kasi sa Biblia, spayo daw, Kristiyano na pareho mo, hindi mo maasawa. So, kung siya mong ngayon, antay ka, baka maging Kristiyan din yan ako na, no? Pero, sa'yo na, daily. Sabi sa Biblia, daily na amo. So, at least may kaurupot ka. Ako na ako'y nakinabulig. Ito ang sabi sa Proverbs 11:9. You can be ruined by the talk of godless people. So, kung nato ka sa mga amigo mo na dili Christian, nato ka sa mga amigo mo na dili nagabasang Bible, warang idea sa kaplano sa Diyos, siyempre okay lang yun. Sabihin sa'yo mo naman, nailang ka, nailang ka, ay oo naman, masaya ka, oo naman, ay dali na, na anong pamakaw na kutang lechon. Diba? Ang kao na sinang ginaisip. Kaya warang masinang idea sa Biblia, you know, you will be ruined. But the wisdom of the righteous can save you. So maganda talaga na may nagka-counsel palibot sa'yo ng mga righteous people. Sinabing righteous, maharak sa Diyos. Paano man kita maging righteous? Through the Lord Jesus Christ. And, pinaki sa iyo Biblia. Okay, nababago kita. So dito kasi nila mga tao. Okay, verse 14, on that chapter, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, pero again, ang kaurupot siya na kanina, ano yun? Righteous. Okay? There is safety. O, safe ka ngayon. E minsan pa naman, may gusto ka, tapos anabati mo sa iyong mga friends, may pwede siyong nakayong okay sa akong gusto. Hindi mo nagkaurupot ko sa cell group, eh, ka mga killjoy. O, hindi naman ngayon, kasi sabi ni Lord, hindi ho, dahil masaya, tama. Hindi naman lahat ng tama masaya. Kasi si Lord, yun talaga ang truth. Pero, safe ka. Yun lang pinakamaganda kay Lord. One day, pasalamat ka pa rin. Salamat, nagturo ako sa iyo. May manin, nakasilgrom ako sa ito na oras. Kung wala, na-miss me to the world. Kaya yun lang mong pag-absent. Listen. May word si Lord sa iyo, kada silgrom. So, ihungaan natin nina sa itong kaurupon. Ano? Does my church family confirm it? Isa yun. Number four, is it consistent with how God has shaped me? Is it consistent with how God has shaped me? Okay. Basi mo nga ka mo, Pastor, na nila na-shape. Kay, iba maganda ang shape natin. Basa ni iba man yung tao, nag-isip man sa nindalawas. Ika naman ang bagasan shape, maganda body nila gayon. Nag-sexy ko nung pagbuka ko la body, sabi ko, paano galit kong cooking can? Son, or 12 ons, o wala nyo. Aram nyo, dili ka mo mahandal sina. Kay, wala sa Biblia yun na standard na kinasabi na kinanglan 32, 22, 32, sexy.
Warang man gina, ina siya earthly. Ina na idea, didili na siya kalibutan na ang sexy ko no, may pulong magayon, mga sexy. Sa Biblia, wala siya. So ayaw ka makahandal, don't feel bad. No, lahat anak ni Lord, the best, sexy, perfect. Okay? So, na shape. Gusto mo yun siya na, ina, iba-iba ang atong disenyo. When God created you, iba-iba ang atong abilidad, iba-iba ang atong style. So, amin ang sabihin sa shape, no? Kitanin mo katakin, nanong shape siya na. Kitanin pa mayon. Iba may bagan mangga. Iba man sin bagan kasoy. Kasuya. Asan pa mo sa tiyan? Apple. So, wala, iba-iba talaga eh. Hindi nga ni makabot si mama at papa mo paghimo. Eh kung makabot lang, nakaparaya sa inyo ko mayroon, baka si Piyolo talan. Wala, di, si Lord talaga eh. Paglabas, amo ganin na, wala may mong ginikanan, bato nun. Diba? Ikaw man, bato naman. Sabi sa Biblia, Ephesians 2:10, for we are God's handiwork. Inapo na sabi, God's handiwork, dili na kayo ginasabi na inan, anay, himo itabi ako nila. Sa mga napulo na magaganda na babae. Naging pahimo. Dili, God's handiwork din ito sa galing sa kamay niya. Tama sabi ni David, pinag-iingat-ingatan. Yung fearfully and wonderfully made by God. Sabi yung handili aksidente ang pagkahimo sa imo. Mukha lang siguro na pag-aksidente. Pero hindi talaga siya aksidente. Kasi nga, God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So you're not an accident. Iba-iba talaga ang atong design, so batunan mo na lang. Okay? Paano man siya kayo, may siya kayo, taas ang tirong sa hapon. Design man ito ni Lord sa iya. Niyan, ikaw ang in-design si Sugat siya na, salamat na lang kay Lord, at least may loka niyo may room. Nagsalamat Lord, nilibalikta na ako ni Rome. Malumos ka kung mag-uran. So, salamat na lang. Kasi kung hindi mo mabaton, bagay nang nagmundo ka sa naghimo. No? Sabi yun, hindi mo maayinin mo lasyon sa Ginoo, hindi mo ma-accept si Lord. Si Lord naghimo, perfect yun. Pero ikaw, nagreklamo ka, bagay sa pinasabi mo na di man maramlaki naghimo sa ako. Siguro nag-engineer sa inyo. Hindi si Lord yung nag-engineer nila. Special talaga kita talaga kasi wala kang kaparehas. No? Kasi rin nag-reklamo sa inyo, mayroon ka daw sa kita mo. Marami laki. Right? May nagsabi naman sa inyo sila na siguro ano ginanak ka sa gym po hapon? Kaya ano po kasi ang inyo mayroon naghahapa lang ihapon. Pag-iayin na, ang labi na ako ni Rome, hindi ito magpunta pa naman sa mga hapon, ang inagahabat ng yapon. Salit pa naman sa hapon, napahaba ka naman mga inagahabat. Yapon. So, ayaw ka makahandal siya na. Yeah? Learn to accept and thank the Lord. Bakit pina, iba-iba talaga natin pag unshape natin pagkahimo. Ano pina na-shape? Una, yung spiritual gifts. Ano na spiritual gifts? Halis sa banal na spirito na ginabistow, ginahatag sa aton, dili man biriyot dayon, minsan padahan-dahan, kundi na ina-assign ka nilo ng trabaho, or nano na level ka na, sugat sina, hanapon ng pansin. Sandili ka Christian, maaaring wala kasi na nag-gift. Pero yun ang naging Christian, ang managin ko kasi na, no, gift of healing, kung nag-pray ka, uy, naayos siya, kung nano, service, pag-teach, pag-preach. Minsan yan na Christian ka na or gindagaan ka sila ng ministry, na pinahimo ko na. Yeah, because the Holy Spirit bestowed na naghatag siyang gift. Sa tunili pa ako nag-preach ngayon. Kaya ko magkanta kasi yun ang God-given talent, no, yung music. Pero yung mag-preach, wala sa guni-guni ko ang pastor. Pero anong in-interest na sa'yo mo ba ni Lord? Bumutang ka, i-assign ka, ha? Di ko inikaya. Later, nakayanan mo na kasi si Lord naghahatag sa gift kali. Kinasupply niya ba kanin mong panginahulano? Tawag sa spiritual gifts. Okay? Pangalawa,
minsan ni mo kikita ko na kung consistent ba sa imo shape, spiritual gift, manduwa, heart. Kainan imo heart, dinan ka malipay pag nag-serve ka. Pag ada ka dida, inan, okay lang kahit bisan grabe na busy, or bisan nakakaboy ka, pero okay lang. Happy ka pa rin. Dito yan, mga technical na ito, like Kuya Regan, naagahan nila, okay lang siya. Kasi ada niya heart, yun, masaya siya dida. Ano ba naman, maglinis, palinis lang gano'n po, bisan mataga, okay lang. Enjoy siya kay Adan in the heart. Ano ba sa ito, nalit sa technical na rin, kung multimedia, pag-grabe papiro man nila, magpati minsan. Pero, survive sila. Diba? Pero kita si ito na, kakapoy man siya, kaburing man siya. Kaya wala din na din mo heart. Amin ang kusabihin siya. Okay, A, abilities. Hindi naman abilities, amin siya ang talento mo or God-given talent ba na di, walang kahirap-hirap eh. No, pala, kami ni Pastor Mike, pupunta kami, jurong tayo pa kami, tumutugtog na kami sa church. Okay, 9 years old ako. Siya, I think 10 years old to 11. Kami na nagtugtog sa church. Siya naga, ako nag-bass, siya nag-gitara. Walang nagtugtog sa amon kasi God-given talent. Na nakasabay na siya pag anak pa lang, may dalawa na kami na gitara din. Inan, talagang gifted sa music na siya, kumbaga. Ano ba naman sa aton, bata pa, grabe kadali na matibay, nadahin siya na magluto. No, kaya siya ni Mylene, galing magluto niya. Tapos maaaraw na siya magbrumbaligya, makita mo na may charisma ganun na bata siya, eh. Mayaman ganun eh. You see that? Yung halata mo na bata pa lang, business woman na to. Hindi mo kailangan mag-eskwela. Kasi abilidad galing na. Si Mac naman, nakita ko sports, grabe. Bisa na nung huyo talang bola. Maano man yun eh. Walang magtuklo. Yung ganun siya kagaling kasi ability yun. Ayan. Ikaw, ano din mo abilidad? Ano ba? Magluto, pagkaon, o kaya natin abilidad mo. Ano ba sinatawag abilibad? So, may iba talaga. May talent ka man. May iba lang. So, check mo. Kaya hindi ba pano, bisan dili niya abilidad, kailang gusto ko man mapareho sa iya, nadilig man nga na ginahatag sa iyo ni Lord. Pwede pastor, mag-back up man ako nila. Nadilig nga na kay balag ka. Makakasakit kasi tao. You are not loving people. Ayun na pag-idiin ko. Hindi ka mangan para sayaw. Ano yung mga panagasayaw, magang trompo. Masakit sa mata. Mali po. Ibang kinalula. So, ayun ang pagpirita. Kaya ginaamon yung mga abilidad mo. Iba-iba po, iba-iba na itong design. Ano? Okay, personality. Iba-iba ma. Iba-iba na itong mga gindakuan. So, may mga personalidad baga na may sunog na pero sa iya, na, alam, may sunog. Wala siya. Pero di ba, grabe na, naratan mo, sunog, sunog. Kasi personality po ito. Tama? O, ayaw pag kamundog na amo kayo nalili. Amin na in-design ka ni Lord Sena. Kaya kita man na medyo haruhado, intindihan ka man nila mga mahina yun. Kasi may purpose man si Lord Sena para kita dili man magdali-dali. Ano, natulatan naman. Kamu magdali man po, sabi. So, personality, check mo. Kasi may nagsasabi sa'yo, alam mo, bagay ka ganit mag-nurse kayo, kay puti-puti ka, paganda mo. Bagay ka ganit mag-nurse. So, ito nga, pag nakita mong dugo, nanilismayo ka man. Tapos ma-nurse ka. Ay, dili ni kagustuhan ni Lord. Kay madloko na ko sa dugo. Okay? O kaya, experiences. Yan ang E. Narunin mo mga na-experiensyahan sa buhay. You know, sa Panginoon, walang aksidente. Kasi kaya niya i-uguman ng mga bagay. Kaya kanya i-protect sila ng bagay. Pero kung nangyari sa iyo, gin-allow niya. May purpose si Lord sila sa iyo. Nakinagihan mo. Ayaw pagreklamo, kabay ina, in-protect ka ni Lord, alin ka nga niya na, may purpose siya sila. Experiences. Ano mo gindakuan na family, mga siguro maribok, ikaw sila ng pamilya, ikaw na mo, nag-araway lang kami, kaya nag-asawiya ka. Hindi mo galing nag-araway, mga bumulang.
So, sa imo, normal ay na, okay lang sa imo. Pero ito, nagdako ka sa mapuyo, pag nakasawa ka, sinsugat siya na pamilya, pagkat tumo, ha? Nakangay ito siya. Wala man, amo lang na siya mag-istro. Wala ba? Pukul ba ang kapirme? Kasi dili ka nagdako sila. Iba na yung experience. Pero, kaya kitaon ba na, kung namin ka gusto ni Lord, ano na iyan ko? Diba sa'yo, nakaging sunog, traumatic din yun. So, di ba, mga problema na ginagihan, di ba, wala. Pero ikaw na nakaagi, pag nakakita ka sa inda, madali ka makaintindi. Pero kita na wala pa kami, arti-arti man sinim man, imo-imo man. Pero kakaagi. Pero kung ikaw sila, hindi na ba basta nila eh. So, may purpose si Lord sila na imo na-experience sa akin. Mabay na ito. Kung may nagpasakit man sa imo, patawagan na lang ito. Gintugod sa Diyos sila, may purpose sila. Okay? So, sa din na imo pwede yung Romans 12:6, God has given each of us the ability to do certain things well. Nakita ko mga pag na ibutan ka sa tama na lugar, ay, madali, di ba? Yung bang, pag may, pag talent mo yung mag-decorate baga, yung magbutang sa mga burak-burak, yung ginapadala sa patay baga, mga sakit sila. Ani mo doon ka oras, oh, kaguruganda na tayo. Pero andili gifted sina, doon na ka-adlaw. Ano man yun, hindi ko ganaran, naluyos na lang mga flower. So, kasi nga, walang talent sina. Sabi na, oh, pag may abilidad to do certain things well. Kaya salamat sa Ginoo, kadamuhan sa iyo na in-place na sa tama na lugar. Kaya mas lalong mapadali, patuloy ng movement sa soul harvest pagka naibutang ka sa tama na lugar. So, yung pagpirita, Lord, ay maganda po, ano niyo plano? Kung nga si Lord, kung kita ang mali mo shape. Okay, alam niyo na niyo shape, ano? Spiritual gifts, heart, abilities, personality, and then experiences. Okay, panglima na ho nga, does it concern my responsibility? Does it concern my responsibility? Bawat isa sa atin may mga responsibilidad. Sa balay, dito sa church. Sa mga tatay, no? Minsan may responsibilidad ka mo, of course, sa iyong anak, asawa, kaya nagpamilya ka man, so automatic may responsibilidad ka. I-check mo na, hindi ba kagustuhan ni Lord? Gustuhan ba ni God na mag-batong ko sa'yo na trabaho, dili? Paano yung responsibility ko? Daka mapabayaan ko na akong mga anak. Daka mapabayaan ko na akong pamilya. Lord, ano niyo mo kagustuhan? Kasi ikaw good managot bilang tatay sa imo family. Alam man iba, alam man si Lord dili. Kaya nang asawa ka, nag-anak ka, may responsibilidad ka. Niya kung habok mo, ayaw pag-asawa. Tama. So isipin mo na, pag nag-desisyon ka, Lord, kagustuhan mo ba hindi? Usually, ang gusto ni Lord, maging responsible ka sa family mo. Dapat mapakaon mo rin. So ibabalas mo na yun. Paano to? Mag-a-abroad pa ba ako? Hindi. Yung mga naman. You ask God. Paano niyo i-handle mag-asawa? Kasi responsibilidad natin na. Then sa church, minsan may mga responsibility kita. Kuya, magandang trabaho to. Tapon sweldo. Kaya lang, may Sunday daw kami, tapos itatapo kami kung dindiin. Eh, dili na ako makasimba. At ito na. Paano yung responsibility mo? Daka kung di ka nakasimba, daka lugod, masira na buhay mo o maharayo ka sa Ginoo. Imbis na mapareho ka kang Kristo, wala na. You see? So, mag-iisip ka, Lord, is this your will or not? Check mo. Ano yung mga responsibilidad na gin-entrust ni Lord sa inyo? Na sana ma-handle na itong dilip mapabayaan. Amen? Alala ko si si Pedro na sabi ni Jesus, itong mga ginagiyabaga na ito ng context yun na sabi ni Jesus, draw. Kaya na paminaw. Sabi mo ba gano'ng muhat ka sa ako, no po, Lord? So, sumunod ka, sabi niya, yes, Lord, I will follow you. Kung mamamatay ako, ipapako ako, ha? Ikaw, amo man, yung masunod ka man, ipapako ka man sa cross. Okay. Sabi niya, amin, ang mapako sa imo. Niyan, sabi niya, di sa verse 21-22, if I want him to remain alive until I return, tanan mo man sa imo kung gusto ko siya buhayo, nasa na lang. Sabi na sa batano,
Kumbaga, wala ka man labot, it's none of your business. Sabi yan, be responsible sa akong ginapahimo sa imo. Ayaw pag-intindihan, di ba? Kasi yaman, responsable sa ginapahimo sa iya. Na kung dili gali, kung himoon ko gali, kung buhayo ko siya, tas ikaw mamatay, di ka na masunod. Pares lang ina na, Lord naman sino kayo mo niya man na Lord, upod mo kami sino? Upod kami pag-encounter. Pares kami na bautismuhan. Lord, laki mayaman man siya, o dili. Takay ko na ang magaling kagustuhan ni Lord. Anak, mag-full-time ka sa ministry. Ay, full-time na businessman. Diba ang design sa ni? Para magpahimil isang building siya after 5 years at Soul Harvest, ha? 2 billion ang building na himuon siya. Ano gusto mo? Sabi mo, Lord, ayaw na lang, Lord. Hindi ka. Ayaw pagreklamo kung dili ka billionaire, ayaw ka, hindi ka. Full-time ka, hindi ka, ha? Kasi, dili ka kung dapat mag, ano siya na. Importante, responsible ka sa inapahin mo, Lord. Wala man siya sabihin na ina si Juan, ipritohon mo nila sa lana. Diba? Si Pedro, oh, amo ba? Ah, sige. Ayos, pares pang kita mamamatay. Well, minsan nasunod kita dahil may, minsan nandadamay kita. Be responsible. So, kita ako na anong ginasabi ni Lord. Siguro si Pedro mo rin ganito karam na naprito sa lana si Juan, no? Anisip niya lang, may pa si Juan. O gayon, ano gano'n, nagpa ako na. Si Juan manggalingin, prito man din niya. So, does it concern my responsibility? But there are times, maging maingat din kita, possible ba? Ano, ano lang, possible na may magkasurumat mo sa atong, sa imo, na yun ang, ano mo, in the Lord spoke to me, na ikaw maging amo ka ini, maging usad ka na ganito, gawa na mo ba? Well, praise God. Okay. Relax lang. Sabi dito, test. I-check mo muna, kay pasi man kung buwa-buwa nito. Or, sa'yo man ito, pagkita lang. Pero nanong pagkita ni Lord? Sa'yo, nanong plano ni Lord? Minsan naman may nagkasabi na inan, alam mo, pastor, in-reveal sa ako ni Lord ng imo, mga sala. Sinabi sa ako ni Lord. Sinda, kita ng tao, mga kurbaan man. Pero isip-isip mo, ano mo ito, wala ko sabihin ni Lord na nag-story po mala kami kanina. Nag-story na mala kami ni Lord kanina. Wala mo nagsabi si Lord siya. You see? Because God, nag-storya sa kanyo sa atong. Nag-direct naman na siya pag-storya. Pero, is it possible na nag-storya si Lord pinagi sa iba? Posible man. Nag-storya nga rin siya pinagi sa sirkumstansya. Or pwede ba na mag-istorya si Lord, gamitin kita para sa iba? Pwede rin. Pwede rin. Pero, maging maingat kita. E base kita, ako, nakabansyag ka. Nakabansyag ka na kung saan ka o kita sa selko. Magkano. Gusto nang hindi ganun yung pagkalalaki. Sabihin mo na yun ba? Banatan mo ba na yun? Alam mo, kinimpresa ako ni Lord ng paningka. Basit manghusga ka na lagot siya na maingat, no? Sabi din Romans 14:4, who are you to judge someone else's servant? To their own master. Servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Okay? So, ikwasit mga guidelines na pwede natin i-check o kitaon. Pwede natin ma-apply ba? If ever may mga impression man si Lord sa aton para sa imong kaupod sa cell group o sa imong disciple or sa kung kanino man. Una, be patient and pray. Give God a chance to talk to them directly. Yan ay maganda man na mga reminders sa aton maging sa ako. Be patient. Kaya mo muna mag-usap si Lord sa kanya. Kaya ang Diyos nag-istorya man nina. Kinabatsyagan mo ba? Amo nagaydayon ba si pandili galing? There was a time na nagdamgo ko sa usap na amigo ko na pastor na damgo ko, igwa daw si babae na may asawa man na bagan nagang flirt pa sa iya. Sabi sila, tapos ang nadamguhan ko yun, nagtangka sa tricycle. Sabi na ito ganyan. So, pag
naman ako sa iyo. Matuloy-tuloy. Pero sabi ni Lida, be patient and pray. Why not pray muna para sa kanya? Lord, alam ko ang mga din. Ako maharam, ikaw ang mas maharam. I just pray, Lord. Okay? Yun muna pwede natin limuon. Eh, nakita mo kan, Lord, talaga, nag-istorya siya. Bawa kan Eli. Nag-istorya si Lord dati kan Eli. Kaya lang, he failed to discipline. So, till such time, si Samuel lang din namin. Gusto ko yun, manduan na kay Eli, sabi nila, God will use you to confirm what He already said to them. Matalagaan, common gift, sure na idea nila. Hindi ko sabi yun, wala na istorya ang Diyos sila sa iya. Kasi ang tao pag nagkasala, inan, nagakumbiktar man ang Lord sila. Ano yung spirit nagakumbiktar mismo? Pares kang David, iba siya maaram sa niya, ginihin mo na sala, naging naglabot siya sa kang Bathsheba na asawa sa iba. Aram niya yun. Eh nga ni, gintago niya, pinagi sa pagpatay naman sa husband. Kaya aram niya. Sana umusap ang Diyos sila. Kaya lang, wala siya nagsurrender pagyapong ginatago-tago, ginamit na si Nathan. So, God will use you to confirm what He already said to them. Pwede kita gamitin ni Lord. Pwede man na di ba gamitin na i-confirm, minsan nabati mo, dilip ba niya aramanin mo buhay, tapos nabatian mo. Ano may aram siya sa ako? Inungat mo, inat maalam ka saan ako ginagyan siya. Not man. Na-mention naman ito. Confirmation. So, good pa siya. Okay, number three, God usually uses you without you being conscious of it. Without you being conscious of it. Sa sina na may nag-testimony baga na pastor, sabi niya, saan ato pa daw sila sa Bible school. May nag, one time, may babae na nag-agi, tapos may impression sa iya na sabi, ina na babae, amin ang iyong mapapangasawa. Pero ito na babae, dili niya gusto. Siguro kung kita ito, in Jesus' name. Uwang na yun eh. Di ba? Hindi mo gusto eh. Pero nag-impress niya yan. Ganun ba? Okay? So, dili ba na automatic, ilaan mo dahil nito. Wala, ilaan na siya. Pero may impression na yan. So, hindi niya prayer partner, okay, sa mga Bible school, ko sila, mga badi-badi. Kasi na sa field, nag-pray sila. One time, nag-devotion sila together, and then nag-pray. Umagit to na babae. Sabi naman sa niya, friend, inandro, maganda ba siya lang kung ganda ilang, ilang na babae, amin din mo maasawa. Kung bagan maaraw din siya, o na ano, sabi niya, amo ba, ayahan mo na, mag-pray na kita. Kaya niliman nga na niya ito gusto. Pero confirmation yon. Alam niyo ba, amin ito na asawa maganda niya. Bisang gali at first di mo gusto, ano, pero magugustuhan mo. Uy, kaya kamo pag-iingat. Si Ate Tim baga, ng P. Eugene, kamo pag-iingat. Kapag niya natin, at ayan ang gusto na niya sa P. Eugene. So, ayaw na ikaw mapag-husga na yun, mga binimpress sa ni Lord na ikaw na manilaan. Relax. Pray mo. Ato ni test. Nadi ha, 1 to 20. Nadi ang siya daw ini kung mapasal ka. Test gila yun, no? Test questions. Okay, sa amo po yung mga pwede natong kitaon na guidelines. There was a time itong sa MBC pa ako dati ng work, ano, I grew up sa Mr. Matthew of the Church since 1985. Grade 5 ako, alam ko sa North. Alam ako na, kami ni Pastor Mike, umunta kami na mga tugtog. Nag-God's kids kami, mga ganun. At yung since time, nag-grow, ako nag-darag ko, nag-asawa na ako, nakatapos sa Bible school, nagbalik ako dito. Nag-asawa, Cheska na Gabi, na ay anak na ina. Ito pa ako sa MBC nag-work. And then, nag-abot yung 2009 na may pinakita sa akin si Lord. Sabi ni Lord, paano kung kunin ko sa imili ng mga disciples mo? Di ba pamatsyak ko? May kakusugsan, bagan istorya ba? Ayan bagan may ginapakita sa ako, nag-pray man lang ako. Tapos nagpratangis ako. Kaya nisip ko sa'yo, base halimun ako ni Lord sa MBC. Or, later sabi ko, nakaginatest lang ako ni Lord. Kaya base namuot na ako sa mga disciples. Kesa sa iya. Sabi ko, Lord, sige po, surrender na ako sa imo manin na siya ng mga disciples. Kuha ako na ang gusto mo. So,
share ko sa iya ang pastora pagkaaga. Sabi ko, nagtinang isa ko. Pero may ginapakita si Lord. Kasi 1999, ko na akong vision para sa Masipate ba na yun ang mag-start sa ministry. Nadili siya churchy. No, ibang hindi na ganito na aircon, may lights, magandang sound. Yung pangarap ko sa Masipate. Diba? Desire mag-start sa ministry. Pero, hindi ko kaya mag-preach. So, wala na nito sa ako. Kaya lang, na-deny ako pa sa nag-apply pa Amerika sa visa. Tinawag ako sa NBC, nakabalik sa Masipate. So, since time 2006 na naging youth pastor, so kami na ipi at Dave nag-start sa Mulacros. Kaya okay na yun, movement, wow, masaya, growing naman. Tapos sabi niyo pinakita ni Lord, yay! Basit mag-start ako bago ng ministry. So, masakit, mahirap, may disciple ka na, may nabuild na relationship. Pinaghirapan mo rin, tapos pag may disciple na, you know. Tsaka, dila na ako nagdako sa mga simbahan. Mahirap. Kaya lang, kami itong kinakita sa ako. So, di man sabihin automatic, masabi na rin ako sa indahan mo, nagsabi na si Lord sa ako, mahalin na ako, bye-bye. Nagtalaki siya, nabigla ako naman. So, hindi mo naman, ano, plano ni Lord, is it, base naging emotional ako, alam mo naman minsan yung mga musikero, minsan, puro imo-imo man, eh. Dili ka mag-rely sa imo pamatsya, kung sa ako naman, kita mo na ang plano ni Lord, kung di ka gustuhan mo. So, nagbakasyon kami, pagka May, kay April ito, pag-abot sa Cebu, ito ko namigo na anak sa pastor. Kaya ko sa isang rakyan, sabi niya, bro, naano kaya kung magtuna kasi in church? Siguro after 3 years, makita mo yung bunga sa ninyong trabaho. Ako naman, sabi, ano yung nasunong matong sa ninyong baga may pabatid man? Wala man siya ng kaaraman. Kung ano yung binapahin ko sa akong in-impress. So, maaaring confirmation siguro ito. Binabatid-batid ko lang. Tapos si Ate Grace naman, nagluto siya. Storyan lang kami na doon. Sabi niya, may pa hinuon mo pa magsugod ka di mo ang ministry para kanang maghimo kasi mong gusto ba? Siyempre, pag kami senior pastor, kaya to submit. Ano lang ginasabi ni Lord? Amin to. Tapos later, may mga pastor pa akong na-meet. Like, Pastor Digno, ito nakilala niya ito. Siguro si Pastor Big Yes, ano yung nakilala. Pastor Digno, sabi niya, ikaw ka lang anak ni Ati Betsy, sabi ko po, sabi niya, kibaw ka nung ako nakita, di mo mura ka kagilang na nakulong. Sabi niya, umakabuhit ka, mulupadyo ka. Ayun ba? Sabi ko, iba naman yung ginasabi siya na pastor, sabi ko, may ginapahin mo ka siguro. Pinapakinggan ko lahat yun. Lahat ng devotions ko magmula nun. Ginakita ko kung may leading si Lord na magaling. Kasi major decision namin yun eh. Ang isa pa ng mga devotions ko na matindi, yung bang four lepers, na would you stay here and tsaka mamatay ka na lang ba? Ganito na lang ba buhay mo? Lord, grabe yun eh. Kung bumalik ka kuno sa dati, patay ka. Mag-stay ka na din, patay ka. Move ka na lang, yay! Kung mamatay, di okay, pares mo patay, pero daka mabuhay ka. Maybe baka mamatay yung passion mo, baka, kasi talagang passionate ako sa G-Tron na time. So, yun na yun. Lahat yung tinitingnan ko ang devotion, sinasabi ng iba. So, pag December, nagsabi na ako sa senior pastor, ito yung nakikita ko, nag-pray kami, ano na yung masabi? Sila na niya ang pupakita. Hala. So, nagparoon ako sa staff, wala kasi nagsabi, habok kami, or ideally nakagustuhan, pastor, Lord, na ganito. Walang ni isa. Pero may nagtangis. Kasi siyempre, mamimiss o kunano. Sabi, wala naman. Sabi, kunano leading nito. Para naman may pinapay mo sa para kasi nag-propose sa Ecolor, tutuloy na ganyan yung patikamay mo. So, ito, April 10, 2010, nag-atag ako ng letter for resignation. Nagtangis si Cheska, sabi niyo, doon hindi ko na-post through sa rappers. Sabi
ko dili na. Wala na kita nilang tangis ha. Kasi mga bata pa sila nung time na yun. Pero ayaw ko lahat daw kay adi na kita di yun. Later nakita ko tama na itong desisyon. Pero huwag pa dalos-dalos. Pag maging impress si Lord kung sa kanya man yun, test, seek for confirmation. So ganyan po si Nana, kayong pagmadali, lalo na sa pagpili sa Nana sa wahon. Kaya yung salinat na major decision, lifetime yun natin sa kalimutan. Na, dili na pwede na sa isip mo na, ay, may annulment man. Dili na sa Diyos ang annulment. Basta ang Biblia, ang higit plano sa pag-asawahan, for life. Para sinasang relasyon niya sa aton, nasa namuot siya, tuloy-tuloy, di siya nagkamali ka, mahal ka pa rin niya. Oran makautod sa relasyon. Lifetime, ang mamanin natin na pag-asawahan, kamatayon lang ang makapagulang na sa iyo. Kaya kung pumili ka, be sure that you're willing to die for that someone. Amen. Pwede na po nalugod yung mag-asawa ho. That's one of the major decisions. So, ask God, pray, and then ask sa inyong mga kaurukod. Mag-agree ba sila? Para ma-check mo. Okay? Ano na kita? Aw, ano ang masunod na service, ano? Okay lang, miskila sa tiyo, ano? Number six. May ko ba akong verse na din nabasa? Romans 14:13. We will all be judged one day, not by each other's standards. Kita mo na dili sa iba na standard, dili dahil sa sinabi sa iba, or even our own, but by the judgment of God. Nakabase yan sa iya standard sa Biblia. It is to God alone that we shall have to answer for our actions. Kaya managot kita, be responsible sa responsibilidad na ginahatag niya sa atin bilang mga anak niya. Okay, number six, is it convicting rather than condemning? Is it convicting rather than condemning? Minsan, may mga nababatik kita, pero nanon effect sa imo? No, may conviction ba or condemnation? Pag sinabing condemnation, inan gina-attack yan imong value. No, attacks your value. Yung ba, amin lang, nagkasala ka na naman. Maluya ka talaga. Umulong ka na sina, wala kang pulos. Nakakabati ba ka mo sina? Ano naman pagka nagkamali ka? O pwede may nagsabi sa imong kaisipan na, sikrano naman na ako mag-cell group na. O na ako magpakita. Sinasaya nakatisting sila. Abang mas lalong ginabutong ka na, makaralo ka. Na ako magbalik dito. Pabalik-balik na lang, ginisala ko. Diba? Mas lalo kang ginabutong na parang ginapareho ka sa Diyos. Condemnation. Kung wala ka talagang silbi, hindi mo talaga kaya, hindi ka mababago. Ah, ganun. Baka matito mo sina, or someone na nagsasabi sa'yo mo, ah, may namigo, ayun, nandito, hindi na lang kitaw, kita kami. Ayun, uminom lang kami. Kung magkasala, kung rasin nagka-condemn sa mo. Ba? Sa demonyo yun. Dapat, ang conviction namin ay na magkasala mga gagawin at tumada. So, gina-exposan balik sa imo, pero ada ang pagpatawad. Ada ang anak, ginapatawad naman ako, nagpatawad man ako. I'm willing to forgive and to change. So, ikaw naman, salamat mo. Willing to change. Repent. Amin na sabi din sa Romans 8:1, sabi nila, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Kaya kung nakapakinig ka mo, parang ginakondem ka, hindi sa ginungin na. Sa demonyo yun. Revelation 3:19, those whom I dearly and tenderly love, dearly and tenderly, tell their faults and convict and discipline. Pero si Lord talaga nag-correct, nag-rebuke. No? Nag-convict ang Holy Spirit, nag-disciplina. Pero para maging maayo ka, mag-grow ka, para maging mas matindi ka palugod kaysa dati.
You have to change your mind and attitude. Gusto yun, repent. Kamu lang ang pwede mo. Pero, ginalift up ka naman balik. Gusto ni Lord, magpadayong ka. Kung nadapak ka, dito. Pamapala, wala pa siya nakakita. Hindi kami nakakita pa. Okay, so, pero ang demonyo, Revelation 12:10, Satan is the accuser of believers. So, pag may mga word na mabati mo or impression, hindi ba? May condemnation sa imo or mas nade-develop ka, nag-grow ka. Okay? Yeah, i-check mo ha, may nagkagustuhan ka rin, Lord, sa ako. Then last one, number 7, do I sense God's peace about it? Do I sense God's peace about it? Ikaw ba ako sinkalinaw sa ni? Kung halimbawa, hindi kaya ang akong baturo na trabaho, may peace ka ba din ha? May iba kasi na minsan dili man ganda shape nga ni, pero dahil sa maganda ganda ni, inakong syuldo. Pag trabaho mo, hirap na hirap kayo naman. Ay, sige, nakakapay nga ni, pero ay, nga ni, may pamilya kita. Pero grabe struggle mo, ano? 30 anos ka pala, protein ang buhok mo. 40 anos ka pala, wala ka nang nipon. Trabaho na. Haboy. Kasi wala, wala dito ang heart mo, hindi mo naman ability, kinapaningkamutan mo na lang, yun, know, kasi nga. So, wala kang peace, minsan. Kasi dilito ang mo dapat ang plano ni Lord sa imo, maaaring gano'n. So, pwede niyong kitawa ni na, bawa sa pag nag-ahilan na sa iyo, ano, 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 mga young people, hindi mo dali mga maalasawa ko. I-check ngayon na, Christian naman, okay, what about the character? Nag-agree ba niba? Sabi, okay man daw kay Christian. Ay, no, sa ito na duwa, eh, gusto ko siya kailang ambot. Eh, kung maintindihan, gusto mo ni parang baga ambot. Parang peace. Pwede, hindi iiwanay. Kasi dili siya amo. Hindi naman na isa, dati di ko mali gusto, pero ambot kay baga kahit sa pumansyap ko. So, pwede na, iupon nyo na, na may peace ka ba sa hindi na bagay. Dili kay, sabi, oh, sige, malakad ako, minibayanin mo pamilya. May peace ka ba? Ano sabi ni Lord? Yan, okay? Pag-usapan niyo mag-asawa, may agreement pa. Nag-agree ba si Lord? Nag-agree ba niyong anak? Mga mong bagay. Takot na bulig ina sa atong pag-a-desisyon. Okay, 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but of peace. Kasi without peace, magiging disorder talaga ang resulta. Ayan, no? For God is not a God of disorder, but peace, but of peace. So, in the absence of peace talaga, disorder ang labas. Kita, Philippians 4:6, base may mga bagay na hindi mo maintindihan, you're worried. Sabi niya, don't worry about anything. Eh, wala pag problema ha, kung sakaling ikusin na. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Sabi sa iyan tanan, Lord, amin eh, hindi ko maintindihan, may nag-ila sa akon, hindi ko man maintindihan, pati iyan pa mayon. Pero salamat, Lord, yung may nag-ila sa akon. Hello, thank Him for all He has done. Salamat man, Lord, yung may nag-ila. Maganda magand siguro ako. Pray mo, and then sabi nila, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So, kita mo, you know, ang may peace kasi, nag-protect sa imong puso at isipan. Dili mo sabihin, hindi ka matakis yun, ha? Dili ka masyado ma-stress kasi may peace ka eh. Bisang grabe na busy minsan or nanong mo man na sitwasyon, pero at least may peace ako. Kasi ato ko din to. Ano na akong peace? Bisan bagang kaayos ang pagkaon, bagang di man ako nabubusog. Napansin niyo yung ganon? Parang kalipa, yung hirap pa rin. Kaya hanapon mo ito na Lord, kung hindi mo yung pagkagustuhan mo, tagahan mo akong peace. Okay? So, of course, para kang Christ Jesus, no? As you live in Christ, kapag naka-align sa will ni God. So, ang peace baga, ang picture sila sa daw ng grabe na bagyo, pero sa bato, sa gilid sa tusang bato, o sa
duho sa bato ikaw si pis-pis. It was in bird na turog-turog. Bisang grabing balon, grabe ang hangin. Tapos siya, peaceful na nagaturog. Sabi yun, bisang grabe na problema pa rin mo sa imo. But you are happy pa rin na, okay lang, relax, okay lang. Bisang grabe na na sitwasyon. Yan ang peace. Dibig ko sabi yun, kay malinaw-linaw ang panahon. Kaya may peace kayo. Paano mo ibagyo, may linaw. Pero, at peace ka. Kasi kaupon sa peace, paano ang trust? Pag may peace, pag-ada ang pagsarik mo sa Panginoon. Tama? And so, Proverbs 22 verse 17, listen to this wise advice, follow it closely, for it will do you good, and you can pass it on to others. Trust in the Lord. Kapag talaga yun, alam mo na pag meaning sabi ni Lord, kahit at first parang hindi mo gusto, pero yun, ako galing in-impress ni Lord sa akin. So, test mo naman din na bagay. Kung ato sa'yo mukhang robot, okay din sila. Later, as you keep on praying, may peace si Lord sa'yo. Sure, siya na talaga ang makakasama ko. Yes, I do. Ah, di ba? Ganda yun, kalao na dahil kita. So, at least yan ay makita sa mga ma-check natin kung hindi ba na dinapacheck mo, hindi na impression, hindi na revelation galing ba kay Lord o hindi. Amen? Okay, so mag-pray kita. Lord, salamat sa itukdog mo sa amin yan. Salamat, Panginoon, na ikaw. Ada for me, nag-astorya sa amin. Kaya lang minsan, iba na channel na namong ginakita. Kaya nilig ka na mo na mabali. Patawad na kami, Panginoon. But help us to focus on you. Bisa na ito kami magkarto, bisa na naman na trabaho. Amon pa may dumdumon na ikaw nag-care sa amin, nag-accomplish sa amin. We're just right there waiting for us to come and pray. Lord, bulig kami na magalapin, mag-seek sa iyong presensya, mag-seek sa iyong kagustuhan. And let your will be done in our lives. Once again, Holy Spirit, speak to each and every one of your children. In every decision, guide them, Lord. In every step na inapagatamakan, Lord, give them wisdom. And I pray for spiritual revelation, spiritual blessing, joy, peace, love, righteousness, mag-overflow sa iyong mga kalangan and the fruit of the Holy Spirit. Lord, I also pray for good health, protection, lalo sa niya si Mana, Lord, wala dapat siya magkasakit sa iyong mga kalangan. I apply and cover them with your precious blood. I rebuke and bind any spirit of disease, infirmities, in Jesus' name, wala kang magpuder sa lawas ng mga anak sa Diyos. I pray that you will protect them from any harm of the enemy. No weapon formed against them will prosper. You said in your word. And Lord, I also pray and declare financial blessing, breakthroughs, increase. Bless the work of their hands, Lord. Pagpalaan yung mga business na yung mga anak, Panginoon. May you will be glorified. Bless ang inyong trabaho, ang mga nag-eskwela, pagpalaan yung pusing daw with wisdom and knowledge, they will be head above for you, glory. And help us, Lord, to obey your will. I declare the complete blessing of the Lord, the shalom, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. I also pray for financial provision sa mga matin sa Solomon Friends, Lord, na makapag-attend, nananamon mga disciples, mga nasa process, bisan pa sa iba na nag-tuman-tuman na gusto mag-attend. I pray for favor and provision and blessing. We give you praise, we give you thanks. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen. Amen.